Huwag ka na kayang gumawa ng New Year's resolution. Hi, this is YouTubes and welcome 2021 and welcome back to our channel. And for today's video, I want you to realize that creating a New Year's resolution is not that effective. Gagawa ka ng mga listahan ng mga bagay na gusto mong baguhin during this year tulad ng gusto kong pumaya, di na ako iinom, magbabawas ng bisyo, matutulog na ako ng maaga, di na ako magpapalate, mag-iipon na ako, at kung ano-ano pa, pero at the end of the year, ni isa is wala ka man lamang na-accomplish. Ano nga ba mga kailangan para ma-carry out at mapagtagumpayan itong mga New Year's resolution na ito? Simple lang naman. Kailangan lang natin ng discipline and consistency. And don't worry, Tito Tubbs is here para hindi ka na ulit ma-frustrate na wala ka na namang na-accomplish on your 2021 New Year's resolution. Simple lang naman kasi, para di ka mag-fail sa New Year's resolution mo, don't create one. Di ka mapu-frustrate kung wala kang ginawang New Year's resolution, di ba? Hindi, joke lang. Kidding aside, what I would like you to make is not resolutions but rather goals. Karamihang New Year's resolution na isang phrase lang or isang sentence na ililista mo sa isang papel o minsan nga hindi mo pa maililista. Ang pangit nga kasi dito sa New Year's resolution is that sometimes it's so big na hindi mo siya kayang i-break down into smaller pieces. Kaya lost na lost ka kung saan ka magsisimula at saan mo pwedeng gawin tong mga bagay na to. And sometimes it's a very big change na tatama rin kang simulan ang mga bagay na gusto mong baguhin. And aminin natin, na minsan yung New Year's resolution natin hanggang first quarter lang ng taon at hindi na natin mapapagpatuloy hanggang end of the year because we lack of consistency at wala tayong disiplina sa sarili. So ang ending, ang sipag-sipag natin sa umpisa, pero yun nga, pagkatapos ng 1 to 3 months ay hindi na natin siya ginagawa ulit. Good news pa nga yung may mga nasimulan kahit sa umpisa lang kasi minsan karamihan talaga sa atin lagi na lang merong sinasabing bukas na lang. Na hanggang bukas, hanggang bukas, hanggang bukas, hanggang hindi na nagawa yung New Year's resolution na gusto natin pagtagumpayan. Ngayon, kung ikukumpara natin yung resolution sa goals, goals can be break down into several pieces. Itong mga several pieces na to is pwede nating tawagin na mini goals. Ang mga mini goals na to ay mga maliliit na bagay na pwede mong simulan at ipagpatuloy dahil nga mas madali siyang i-consume dahil naka-breakdown siya. At dahil nga mga mini goals na to, pwede mo na siyang planuhin at i-schedule kung saan mo siya gustong simulan at gustong i-accomplish. At dahil nga mga mini goals na to na nakalatag sa isang plano or sa isang schedule, hindi na overwhelming para gawin yung mga bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo. For example, ang New Year's resolution mo ay gusto mo nang magtipid. I-translate mo lang siya into goals kung saan gusto mo nang magkaroon ng ganitong klaseng ipon during this year. And now, you can create a financial goal in terms of savings na kung saan pwede mo na siyang i-plot during all the months of this year. Let's say gusto mong makapag-ipon ng 50,000 during this year. So, yung goal mo is 50,000, you can break it down into months and into weeks. So, basically, divide lang natin yung 50,000 into 12 months and into 4 weeks. So, every month, you will have 4,200 mini goal every month, no, para magkaroon ka ng 50,000 na ipon. And if you want to break it down into smaller pieces pa din, you can have 1,050 every week na dapat savings in order for you to have a 50,000 in the end of the year. From that, pwede ka na mag-strategize on how you will have that savings of 1,050 every week or 4,200 every month or 50,000 during the end of the year. And obviously, kailangan mo magtipid. So, yung New Year's resolution mo na gusto mong makatipid at gusto mong makapag-ipon during this year is now achievable by breaking down the goal. Another example are health-related New Year's resolution, especially weight management, hashtag papayat movement. Siyempre, napaka-common no, yung mga gustong magpapayat during the new year in order for have that slim and healthier body. Rather than declaring na gusto mong pumayat during this year, set your plan. Paano ka ba papayat? No? And research on it. Maghanap tayo ng mga bagay na makatulong sa atin. Paano ba natin ma-achieve yung ideal weight na gusto natin? And syempre, strategize. So, kailangan ko bang mag-exercise ng ganito araw-araw? Kailangan ko bang kumain ng ganito araw-araw? So, doon ka na mag-breakdown into smaller mini goals on your diet goals, no? The good thing in making goals rather than New Year's resolution is that you put yourself into the goal, no?
And dahil nga binibreakdown natin yung malaking goal into several mini goals, mas nagiging immersed ka dun sa goal mo and it will imply commitment on achieving those goals. And because nga may sinet kang mga mini goals, little by little may natatapos ka and may na-achieve ka. And having achievement is so crucial in continuing a certain change. Kasi once you have progress, physically nakikita mo yung progreso mo dun sa gusto mong baguhin, mas nai-eager ka, mas ginaganahan ka to continue on that certain goal. So that's it. That's our first video for 2021. Kung nagustuhan niyo yung video, isang thumbs up naman dyan sa baba. Kung may di ka pa naiintindihan or gusto mo pang added personal touch sa yung here's resolution, you can comment down below. I will try to answer that. Kung kontra ka naman dun sa sinasabi ko, you can comment down below as well. And if you want to continue having this kind of content, subscribe kayo sa channel. Hit the bell button para ma-notify kayo. And yes, that's Tito Tubs. And thank you pa rin sa lahat ng mga nakasubscribe, nag-aabang, sumusuporta. Yun, I'm still overwhelmed na monetize na yung channel natin. And yun. And that's it. This is Tito Tubs. And as always, let's keep on aiming.